isang pinagpalang hapon sa inyo mga kaibigan, no? So medyo natagalan bago tayo nakapag video ulit, no? Kumusta po kayo sa mga oras na to? So ngayong hapon ang i-review natin ay itong rolled oats, no. Pa-recipe ko lang. Titingnan natin kung ilan ang glycemic, no. Ito yung ating magiging hapunan ngayon. Subukan natin dahil mababa ang glycemic nito dahil ito ay niluluto pa na medyo matagal. Ayan. So ito yung ating rolled oats. Ayan. No? So ito yung ating kakainin ngayong hapon. No? Titingnan natin kung ilan ang magiging glycemic load nito within 30 minutes. No? So, pero kailangan mo nating lutuin ito. Okay, so tara, samahan niyo ako magluto. Kaibigan, kung gusto niyong bumili ng ganito ng klase ng rolled oats, ilalagay ko dyan yung link sa description para makabili kayo, no? Para makapagluto din kayo ng rolled oats, no? Ang gagawin natin ay isang cup. Ayan. Isang cup lang na rolled oats. No? So, isang cup. Gamit ang rice cooker ay lulutuin natin to. Ayan. Okay, so hugasan muna natin para malinis ng konti. So wala tayo sa kusina, kaya ayan mga kaibigan, no? So nahugasan na natin. Lalagyan natin ng isang cup na tubig. Ayan. Ito na. So ready na. Ilalagay na natin sa rice cooker. Okay? So tatakpan at siyempre lulutuin natin. Okay? Ayan. Ha? So, hintayin natin maluto mga kaibigan. At mamaya pag naluto na, ay yan ang ating kakainin. Ayan guys, no? So, ito, kukuha lang tayo ng isang cup. Ha? Ayan. Kaya medyo ito na. Ayan. So, medyo lata. Ha? Tapos, lalagyan lang natin ng ulam. Ito yung ulam natin. Okay. Ito na guys. Ito na yung uulamin natin, no? Dalawang pirasong lechon manok na maliliit lang. Isang cup na oatmeal. So, pero bago ko kumain mga kaibigan, magsusukat muna ako. Pero habang nagsusukat ako mga kaibigan, ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please consider subscribing, no? Para malapit na natin maabot yung 100,000 subscriber. Ha? So, ayan po. Ito na ang ating blood sugar ngayon. Ayan. So, ito. Ito na, ilalagay na natin dito ang ating strips. Ayan. Okay. So, ito na ang ating blood sugar ngayon. Ayan, kita dyan. Okay. So, 119 ang ating blood sugar ngayong hapon. So, kakain po tayo ng ating hinandang hapunan, no? 1 cup rolled oats. Ayan, kung gusto nyong bumili, ilalagay ko dyan sa description yung ating link kung saan makakabili ng rolled oats. Okay, so umpisa na tayo magkain ng rolled oats. Medyo mainit pa. So mabubusog ka rin dito mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, no, natapos akong kumain. Ganap ng 6:32 ng hapon, no? Or ng gabi. Mamayang 7:00 ng gabi ay susukatin natin ang ating blood sugar
para makita natin mga kaibigan kung ilan ang naging glycemic increase no ng ating rolled oat meal. Okay? So, yan po at hintayin natin yung 30 minutes. Ayan mga kaibigan, so malapit na tayo matapos or makuha yung 30 minutes after natin kumain ng rolled oat meal, no? Pero bago tayo magsukat ay i-share ko lang sa inyo yung aking ginagamit na maintenance para sa diabetes, no? Spirulina at saka ganoderma. Ayan, kung gusto mong ma-avail nito, text ka lang. Ilalagay ko rin sa description yung aking number. Okay? So ito na. Ayan. Thirty minutes. Ayan, maliwanag. 119 kanina. After 30 minutes. Ayan. So, 145. Ang ating result. Ilan ba ang increase? 26. No? 26 milligram per deciliter lang mga kaibigan. So, pwede siya. No? Kalahati ang glycemic load niya kumpara sa kanin. No? Basta 1 cup lang na luto na. So mga kaibigan, kung gusto mong makabili nito, yung rolled oatmeal, ilalagay ko dyan sa description kung saan kayo makakabili at direkta na kayo doon bumili. Okay? So maraming salamat sa inyong panonood.